Sabi doon na ito ay nais kong ibahagi ang aking karanasan sa markang 7KD o 7KO. Aking naalala ang tungkol dito dahil sa markang ito na ipinakita at ipinasuri ng ating ka-TH. Para sa mga baguhan pa lamang dito, ang 7KD o 7KO ay isang napakakaraniwang uri ng treasure sign na ginamit ng mga sundalong Hapon sa kanilang pagmamarka. At ang karaniwang kahulugan nito ay treasure under a big rock, o ang deposito ay nasa ilalim ng isang malaking bato. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng paalala na ako ay meron lamang dalawang channel dito sa YouTube. Ito ang Elmo Zugwalt at ang Treasure Hunt Club. Kaya kung ikaw ay may napanood na mga videos na may pagkakatulad sa aking mga videos ngunit sa ibang YouTube channel na hindi ko binanggit, nais kong magbigay paalala na hindi ako ang nagmamay-ari o gumawa sa mga ito. Hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad sa lahat ng mga impormasyon na aking ibinabahagi. Sa ating pagpapatuloy, kapag tayo ay nakainkwentro ng nakaukit na markang 7KD o 7KO, ang kauna-unahan nating gagawin dito ay ang suriin ang buong paligid ng lugar para hanapin ang pinakamalaking bato. Base sa aking sariling mga karanasan at nalalaman, ang mga markang 7KD o 7KO ay karaniwang tumutukoy ito sa pinakamalaking bato na ating matatagpuan sa paligid ng lugar. At sa ilalim ng pinakamalaking bato na ito ay dito nakabahon ang nakatagong mahalagang bagay. Meron na rin namang mga sitwasyon na ang markang 7KD o 7KO ay hindi nangangailangan na tumutukoy ito sa pinakamalaking bato sa paligid ng lugar kundi sa isa sa mga malalaking bato. Ngunit sa ganitong sitwasyon ay may mga karagdagang marka sa paligid ng lugar na siyang nagbibigay palatandaan sa tamang malaking bato na dapat hukayin. Maaaring may mga nakaukit na markang arrow sign o arrowheads na siyang direktang nagtuturo sa tamang batong tinutukoy ng markang 7KD o 7KO. Pagdating sa aming isang nakalipas na proyekto kung saan ay mga ilang taon na rin ang nakalipas, may isang batong patag ang kanyang ibabaw at nakaukit ang markang 7KD. Ang sukat ng bato ay mga 3 talampakan o 3 feet lamang ang lapad nito. Sa madaling salita ay hindi gaanong malaki ang batong kinalalagyan nito. Maliban dito ay meron itong kakaibang puting kulay. Ang lugar naman ay isang sakahan at ang batong marka ay nasa isang gilid nito. Gaya ng iba naming mga proyekto, hindi kami ang kauna-unahang grupo na nag-operate sa lugar na ito. Maraming mga naunang grupo ang sumubok at naghukay sa lugar. Alam din nila kung ano ang kahulugan ng nakaukit na markang 7KD sa ibabaw ng naturang bato. Gaya ng aking sinabi kanina, ang naturang marka na ito ay isang uri ng markang napaka-pamilyar sa lahat ng mga treasure hunters. Ang ginawa ng mga naunang grupo ay kanilang hinukay ang ilalim ng mga malalaking bato sa buong paligid ng lugar. Ayon sa may-ari ng lupa, halos hinukay na lahat ng mga naunang grupo ang buong bahagi ng kanyang lupain. Kaya nang kami naman ang nabigyan ng pagkakataon, hindi namin maiwasang isipin na baka naman ay merong nakahukay sa mga naunang grupo sa nakatagong deposito. At ang kanilang maaaring ginawa
ay palihim nila itong kinuha nang hindi nalalaman ng may-ari ng lupa. Pero ayon sa may-ari ng lupa, siya ay higit na nakakasiguro na walang kahit sino man ang nakakuha sa mga naunang grupo na nag-operasyon sa kanyang lupain. Ito ay dahil sa mahigpit daw niya itong binantayan at alam niyang mapagkakatiwalaan ang mga ito. Sa aking naging pagsusuri sa lugar, sadyang wala na talagang ibang mga karagdagang marka sa paligid. Tanging ang nakaukit na markang 7KD ang meron at katulad ng mga naunang treasure hunters, ganun din ang kanilang naging pagbasa sa kahulugan nito. Ipinapahiwatig nito na ang mahalagang bagay ay nakabaon sa ilalim ng isang malaking bato na ating matatagpuan sa lugar. Dahil dito ay nahukay na lahat ng mga naunang grupo ang ilalim ng mga malalaking bato sa lugar, maliban lamang sa isa. Ang tanging lugar na hindi pa nagagalaw ay ang bato na kinalalagyan mismo ng nakaukit na markang 7KD, kung saan ang sukat nito ay hindi gaanong kalakihan. Ngunit gaya ng aking mga sinabi kanina, ang naturang bato na ito ay hindi gaanong kalakihan, kung saan ay nasa mga 3 talampakan o 3 feet lamang ang lapad nito. Ito ang siyang dahilan kung bakit hindi ito ginalaw o hinukay ng mga naunang grupo. Nang aming hinukay ang ilalim ng naturang bato, dito namin napag-alaman na ito pala ay nakapatong sa isang napakalaking bato. Noong una ay hindi namin gaanong sineryoso ang paghukay dahil sa kami ay may pag-aalinlangan. Nagawa lamang namin itong hukayin dahil sa pagbabakas sakali. Pero nang aming nalaman na ang batong kinalalagyan ng nakaukit na marka ay nakapatong pala sa isang napakalaking bato, kami ay biglang nabuhayan at nagkaroon ng interes para seryosohin ito. Ang ibabaw ng napakalaking bato ay may lapad na nasa 6 talampakan o 6 feet at ang taas naman ito ay nasa mga 10 talampakan o 10 feet. Ang aming naging problema sa pag-uukay sa ilalim nito ay ang napakalambot at maputik nitong uri ng lupa. Noong sinubukan namin itong hukayin at aming naabot ang ilalim na bahagi nito, bigla na lamang itong umurong at muntik nang maipit ang aming mga kasamahan. Mabuti na lamang at napansin ito ng isa sa aming kasamahan na parang unti-unting gumagalaw ang malaking bato. Kaya agad silang umahon palabas sa butas at saka dito biglang tumagilid ang malaking bato. Para masiguro ang aming kaligtasan, aming ginamitan ng chain block ang malaking bato at maging ibang mga bagay na makakatulong para suportahan ito. Alam namin na malapit na naming madatnan ang deposito sa ilalim ng malaking bato, pero ayaw namin itong madaliin hanggat hindi namin nasisiguro ang aming kaligtasan. Kaya amin munang pinagtuunan ng pansin ang pagsuporta sa malaking bato. Matapos naming masiguro ang aming kaligtasan, aming ipinagpatuloy ang paghukay. Mga 3 talampakan lamang o 3 feet mula sa ilalim na bahagi ng malaking bato, aming tinamaan ang isang parang metal na bagay. Ngunit mahirap makilala kung ano ang bagay na ito dahil sa ito ay natabunan ng puti. Maaring isa itong pasabog o maaari na rin na ito ang lalagyan mismo ng deposito. Kaya ang aming ginawa ay maingat at dahan-dahan naming tinanggal ang maputik nitong lupa at hanggang sa tumambad ang isang container na siyang kinalalagyan ng masarap na pagkain. Para ulit sa mga hindi pa nakakaalam,
meron lamang akong dalawang channel dito sa YouTube. Ito ang Elmo Zubwalt at ang Treasure Hunt Club. Kung meron kayong napanood na ibang video na maaaring may pagkakatulad sa aking mga videos, ngunit sa ibang YouTube channel na hindi ko binanggit, nais kong magbigay paalala na hindi ako ang nagmamay-ari o gumawa sa mga ito. Hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad sa lahat ng mga impormasyon na aking ibinabahagi. Maliban dito ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. J-Mark Villacarta ng Davao de Oro. Engrave Marker. Regan Francisco ng San Guillermo, Murong Rizal. Ronvels Villareno ng Tanza. Budino Arjan ng Bicol. Janja Lorina ng Mindanao. Noel Lata. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.